Uy, at may pailaw pa si Mayor. Lalagay natin doon sa Adelpa. Sabi naman sila ng mga Banda Orchids, di ba? Uy, ganda ng flower nito. Oh, ganda, no? Order ka na ng beer. Napulutan. Welcome po sa ating channel. Today po ay parang magandang mag-repot ngayon eh, magtanim-tanim. Tapos, bala ko, yung mga itatanim ko, isasabit ko dun sa may Adelpa, sa puno sa baba. So ito nga yun. Ang aking mga nagagandahan trailing plants na si Peperomia scandens at si Heartleaf Philodendron. So kung interesado ka sa repotting natin for today, just keep on watching. At kung bago ka sa aking channel, click mo na subscribe button and notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest uploads. At may shout out ako ulit. So tara, simulan na natin ang pagre-repot. Okay, let's get it on. So ito yung ginawa kong sasabit natin sila, yung bote ng soft drinks. Nilagyan ko na ng alambre, ginawa ko na kanina. Parang basket na. Ito, gagamitin natin kay scandens, ito naman kay Heartleaf. Unahin ko na si scandens, medyo madali yung gawin. Pangit ng paso ko eh. So, lagyan ko muna ng lupa. Yung mix pala nito, halo-halo na to eh, parang recycled na. May ipa, may lupang ordinaryo, may konting mga parang pamis, yung mga pinagbistayan doon sa ginawang kalsada. Tapos, yung mga batong konti, may buhangin, tapos may lupang makunat na konti yan, halo-halo na, nabulago sila, okay? Diyan ko muna ng konting lupa. Tingin ko naman maganda yung mix nito eh. Tsaka dapat, since hanging to, tapos medyo hindi kalakihan yung paso natin, dapat, sa akin lang ha, yung gagamitin nating lupa, hindi sobrang loose. Kasi, maliit na nga yung lalagyan eh. So, kung sobrang loose pa ilalagay mo dyan, madidrain agad yung tubig niyan. So, ang mangyayari niyan, baka araw-araw mo siyang diligan o every other day. Kasi, masyadong buhaghag. So, syempre, pag minsan wala tayong time na parang araw-araw, titingnan natin yan, medyo busy tayo. So, huwag masyadong ano, loose yung mix niyo para nare-retain yung tubig. Para hindi ka araw-araw nagdidilig. Okay? Lalo na pag maliit yung mga pot natin. So, depende rin sa plant. Pero kung hindi naman succulent yun or cactus, dapat hindi sobrang loose yung lupa na gagamitin nyo pag maliit yung pot. Kasi, eh, lagi kayo magdidiling ng pagano. Kasi mabilis matutuyo yun. Kasi maliit yung lalagyan. Okay? Gawin na natin. Ang ganda nito. Finally, after 6 months yata, kakatikim na rin ng lupa si scandens. Tagal niya sa tubig. Eh, water propagation lang. Nabot na kasi siya ng baha, dalawang baha, dalawa, tatlo. Ito yata, para I love you. Nagkita na lang lahat dito para, ano, para lash. Mabilis naman magugat sa tubig yan. Oh. Buti huli ko nilagay, kailan lang to. Oha, oha, nahirapan ako. Tama pa'y pinagagawa ka. Lusin ko lang ako. Cute natin sa likod na lasik niya. Ganda po ni ano ni scandens. Ano to, isa sa paborito ko po itong peperomia. Kasi ang simple-simple lang niya, green lang eh, pero may dating po. Okay, so tabo na na. Maganda naman ano. Para pag nilagay natin siya din, maganda yung bagsak niya. Sabi siguro ng peperomia, woo! Sa wakas, may lupa na rin. Pero may halaman po talaga na tumatagal sa tubig. Kahit hindi mo, halimbawa, halaman na panlupa naman talaga sila, pero tumatagal din po sila sa tubig. Meron pong ganun. Meron namang iba na, halimbawa, iwa-water propagate mo sila, sa una maganda sa tubig, eh, napapaugat mo talaga. Kaya lang, pag tumatagal na, nabamatay din, pumapangit, magbubulok. Iba-iba rin ang ugali ng halaman eh. Pero ito pong si scandens, napansin ko po. Kahit ang tagal na nga niya sa tubig, kita niyo, hindi siya nabubulok sa tubig. Pero syempre, hindi naman siya pang tubig na halaman. So dapat, huwag nating masyadong patagalin sa tubig. Sayang din eh. Syempre, maganda sa lupa na kanagay.
Ganda yata nito pag nakasabit na. Excited na ako. Oh, yun. Siyempre yung aking trusty na pamundot to. Kailangan ko yan. Yan. Okay. Done! So ito nga po yung next kong ipapaso, si Heartleaf. Papakita ko lang sa inyo. Medyo ano to eh. Sensitive to eh. Kasi, kita nyo oh. Namatay na yung pinaka, ito yung pinaka ano niya talaga. Vine. Ito yung puno niya. Na namatay na. Ayan, namatay na siya oh. Oh. Tapos, ugat na lang niya yung nagdudugtong sa kanya sa lupa. Nagkoconnecta sa lupa. Ito, yung kaisa-isang ugat na to. Ayan, kita nyo. Yan lang yung bumubuhay sa kanya. Kaya iniingatan ko to, baka maputol eh. Ayan oh. Siya rin nakalubog sa lupa yung isa na to. Kaya medyo mahirap tong galawin. So dapat dahan-dahan lang para hindi matanggal. Maputol yung ugat pag sinaling ko. Matanggalin ko na sa cup. Hindi lang. Focus lang. Concentrate lang. Kaya po may stick na nakalagay. Ayun, buti na buo yung lupa. Kaya po may stick na kalagay. Kasi, para pag gumalaw-galaw yung vine, ano, hindi siya malalaglag ng tuluyan yung vine kasi may pipigil na stick sa kanya. Kapal ng ugat. Ang dami ugat. Eh. Ang galing ng isang ugat lang nag-aano sa kanya, nagkoconnecta sa lupa. Matibay po yung Heartleaf. Eh. Hangang ako dyan. Eh. Paborito ko yan. Napakatibay. Ito yung mother plant ko po na Heartleaf. O pasya kaya itong mix ko. Natamad na akong gumawa gabi na. Favorite ko yung Heartleaf. Nung nagkaka-interest ako sa mga philodendron, sa mga vine philodendron a few years ago. Ito yung uso nun eh. Yung nauuso nun. Nagagandahan talaga ako sa kanya. Paano ko ilalagay dito to? Hindi ako prepared dito ah. Ano lang lang. Concentrate. Yun. Pwede na to. Tabo na lang agad. Baka makatakas pa. Tapos pala ilulubog ko yung ugat. Nakatakot naman. Okay. Tabo na na. Baka gumalaw pa to. Very good. So yun nga po, favorite ko yung ano eh, Heartleaf eh. Nung nauuso pa lang siya, parang feeling ko, kung nagkaroon ako ng wow, parang ganun eh. Kasi, akala mo siyang photos, pero hindi, yun yung parang nakakaano sa kanya. Nakaka-attract sa kanya na akala mo photos, pero iba pala. Na meron pa palang ibang halaman na mukhang photos, parang ganun. So, siyempre, parang dating sa'yo, ano siya, parang medyo unusual na halaman, parang ganun. Lalo noon, siyempre. Tapos ngayon, siyempre, medyo common na siya. Pero still, para sa akin, kahit na magiging common na siya, may ano siya sa akin, tawag dito. Parang bang, kumbaga, mayroon siyang distinction sa akin. May spot siya, yes. Classic, parang gano'n. Classic. Ordinary lang yun. Maganda, ordinary. Classic ang tawad. Eh yun, buti ko nga siya yung aking soy mix. Akala ko gagawa pa ako. Matagad na ako gabi na. Okay. Smack to yung aking soy mix. Eh. Yes. Yung sa'yo, gamitin ng pandot-dot. Makasahan talaga itong pandot-dot. Pandot-dot din yan. Pak natin ng konti para masettle yung lupa.
Okay, huling lupa. Ako. Sakto lang pala yung mix ko. Eh. Galing ko talagang tumansya. Yan. Yes na. Alright. Ayusin ko na lang ito mamaya yung bagsak ng vine niya. Pagpabihin naman natin yung dalawa. Yun, no? Yun, so, galing natin sa baba at nabilig na. Ayan, nadilig ko na rin yung dalawa. Fresh lang. Sana all fresh. Siyempre, may nagawa na akong sabitan. Nagawa ko na yung kanina eh. Na-practice ko na yun. So, ito, lalagay ko dito sa... Dito siguro. Oh, dyan na dyan yan. Wala na siyang magagawa. Tapos itong si Scandens naman dito. Yan, no, tabi sila ni ano, ni Rainforest tsaka ni Golden Photos, di ba? Ang ganda. Tapos tungang si Heartleaf, tabi naman sila ng mga Banda Orchids, di ba? Oh, ang ganda ng flower nito. Oh, ang ganda, no. Mga native. Ayun. So mukhang masaya naman sila diyan. Good luck sa inyo diyan. Ayun, dumadami na halaman ko sa Adelpa. Yan. Okay po. Sana nagustuhan nyo. Yun oh. Kasama yung mga sampay talaga. Antonio Swat. Yun oh. Ang romantic naman. Tapos madidilig mo tulog ng mga tricycle. Ah, romantic. Order ka na ng beer. Napulutan. Yun oh. Romantic ano, puro tricycle madidinig mo eh. Ang kalmado. Okay. Okay, shoutout time. Hi Kina. Matt Kappa. Carmelita Imperial, Elizabeth Francisco, Pats and Succulents, MOJ on Air USA, M. Santillan, Green Jay by Ruth Cell Mendoza, Ivy Loves Garden, Mama Donna TV, and Gardening Houseplants. Okay, so muli po, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa tuloy-tuloy na nanonood ng aking mga vlogs, gayon din sa ating mga kapwa plant vloggers. So that's it for my presentation for today. Kung nagustuhan mo ang video ito,